Sa headlines ng MBC Network News. Ilang local government unit nagre-reklamo sa kulang na supply ng COVID vaccines para sa A4 priority group. Higit 3 milyong doses ng bakuna parating palang bukas. Sa report ni Adiel Parrosa, infectious disease expert, nagbabala sa mabilis na hawaan ng COVID-19 ngayong rainy season. Sa palita ni Giselle Ricaforta, bakunahan kontra COVID-19 sa mga kabataan, posibleng simulan sa huling yugto pa ng taon ayon sa National Task Force Against COVID-19. Sa report ni Mel Kirigonan, bilyon-bilyong pisong gastos ng gobyerno sa COVID-19 response at pagbili ng mga bakuna, pinabubusisi sa Senado. Balita mula kay Henry Uri, Pangulong Duterte, tuloy ang pagre-retiro sa 2022, walang nakikitang deserving na pumalit sa kanya. Sa report ni Lizelle Once, kapalaran ng political career ni Pangulong Duterte na kadepende sa pagtakbo ng anak na si Sara ayon kay Secretary Roque. Sa balita ni Nicole Lopez, halos 1,800 private schools pinangangambahang magsara ngayong taon dahil sa dagdag na buwis. Sa report ni Christian Manyo, 3 miyembro ng New People's Army na sangkot sa pagpapasabog sa Masbate, patay sa engkwentro. Pursuit operation ng militar nagpapatuloy. Sa Action Radio Nationwide, paniningil ng di maalalang utang na 500 pesos na uwi sa pananaksak, isang patay. Sa trending report ni Pichi Gonzalez, buntis na di tinanggap sa ospital dahil walang swab test, inabutan ng panganganak sa van ng QC Task Force Disiplina. At balitang showbiz, Ivana Alawi, nabighani ang isang prinsipe ng Brunei. Nadine Lustre, nabash dahil sa kulang na punctuation mark sa kanyang bagong tattoo. At Ruby Rodriguez, inaming nagkunwaring hindi Pinoy sa Amerika para makaiwas sa Asian hate. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio stations sa bansa. DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radio Natin Network, Love Radio Network, Yes the Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dire-diretso, hatid ng buong puwersa. MBC Network News. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, ito po ang lingkod, si Ray Sibayan, sa ngala po ni Dennis Antenor Jr. para po sa MBC, Manila Broadcasting Company, live on air and online, pinakamalalaking balitang nakaalap sa armang panig ng Pilipinas. Ito po ang MBC Network News. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News, Top Story, Top Story. Nagre-reklamo na po ang maraming local government units sa kulang na supply ng COVID-19 vaccines mula sa national government. Ito po ay lalo't umarangkada na po ang bakunahan sa A4 Priority Group. Tulad na lamang po sa Caloocan City, sinabi ni Mayor Oka Malapitan, posibleng mantalang bakunahan sa kanilang lungsod kung hindi raw agad sila mabibigyan ng supply ng bakuna. Ganon din ang nangyari sa ilang vaccination site sa Maynila kahapon, kung saan hindi na na-accommodate ang maraming pumila dahil po sa kulang ding supply ng bakuna. Aminado naman si Vaccine Sa Secretary Carlito Galvez Jr. na naatrasadong pagdating ng 3 milyong doses ng bakuna para po sa A4 category o yung pong mga essential worker. Paliwanag po ng kalihim, 2 linggong na delay ang mga bakuna bunsod po ng logistical issues. Pero pagkalma ho ni Secretary Galvez sa LGUs, may parating ng karagdagang supply ng bakuna bukas, kung saan 1 milyong doses daw po ay Sinovac vaccines at 2.2 million doses naman ang Pfizer. Magugunitang natrasado po kahapon ang pagdating naman ng 100,000 doses
ng Sputnik V mula Russia. Samantala, ngayon pong simula na nga po ang rainy season o panahon ho ng kagulan sa bansa, nagbabalabo ang isang infectious disease expert na sa posibleng mas pagbilis ng hawaan ng COVID-19, lalo na po sa mga opisina at maging sa mga bahay. Ibalido mo nga yan, Edniel Parosa. Edniel. Pinag-iingat ng isang eksperto ang publiko laban sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa panahon ng tag-ulan. Ang babala ay mula kay Dr. Rodjin Solante, infectious disease expert at vaccine panel member mula sa San Lazaro Hospital. Sa panayam ng ACS Balita, sinabi ni Dr. Solante na may mga pag-aaral na sa ibang bansa na tumutukoy sa mas matinding transmission ng COVID-19 sa tuwing sumasapit ang tag-ulan o ang mas malamig na panahon. Ipinahayag ng dalubhasang karaniwang nasa loob lang ng bahay ang mga tao sa panahon ng tag-ulan, kung kaya't mas mataas ang banta ng viral transmission sa loob ng mga establishmento. Well, meron ng mga pag-aaral sa ibang bansa, no, na pag medyo bumaba yung temperatura, yung mga tao nandun na lang sa loob ng bahay, no? So more time in enclosed spaces, so higher risk, because when you are in enclosed spaces, there is a risk of higher yung pag-ubo, no? At saka yung pag-usap ka sa loob ng bahay. Payo ni Solante, siguruhin nasusunod pa rin ang minimum health standards gaya ng physical distancing at pagsusot ng face mask kahit nasa loob ng bahay. Dapat din umanong i-recalibrate ang ventilation system ng mga establishment at opisina na babagay ngayong rainy season. Paalala ni Solante, karaniwang mas malamig ang mga opisina, kaya mas dapat itong i-adjust kontra COVID-19. Well, talagang hindi naman natin mabago tong ano natin, no? Weather. But again, weather, no? So siguro we have to be, you know, we have to strictly implement, especially sa workplace na medyo malamig ng panahon, gusto natin na sa loob lang. Kailangan pa rin na i-strictly implement, and dapat talaga yung face mask, napaka-importante niya, no? Tapos yung physical distance, so when you are in the office, dapat yung 4 to 5 feet distance and less talking muna, no? At yan ang MBC Network News. Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Sa atin naman po ang COVID-19 na update, ibalik po sa 4K mark o yung pong 4,000 mark ang naidalang bagong mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa pinakuling dalaan po ng Department of Health o DOH, tumalo na po sa 1,280,773 ang kabuang bilang po ng COVID-19 cases sa Pilipinas, matapos po makapagdalaan ng 4,777 na bagong kaso ng virus. Bumaba rin po ang bilang ng active cases na ngayon po ay nasa 56,452 na lamang, habang tumasaman po ang kabuang bilang po ng mga nakarecover sa COVID-19 na pumalo na po sa 1,202,257. Nadagdagan naman po ng 75 ang mga namatay sa virus, dahil lang para pumalo na po sa 22,064 ang kabuang bilang po ng mga namatay dito po sa Pilipinas. Samantala, posible na hong ilarga sa huling bahagi ng taon ang bakunahan kontra COVID-19 sa mga kabataan o nasa ilalim po ng tinatawag na pediatric sector. Kasunod po ito ng pag-aproba ng Food and Drug Administration sa paggamit ng Pfizer sa mga edad na 12 anyos hanggang 15 anyos. Narito po ang report mula kay Ms. Giselle Rica Ford. Giselle. Posible ng umaranggada sa ika-apat na quarter ng taon ng bakunahan kontra COVID-19 para sa mga minor de edad. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., kasunod ito ng inaasahang dating ng mga bakuna kontra COVID-19 na epektibo at pwedeng iturok sa mga bata at teenager sa huling quarter ng kasalukuyang taon. Tinatayang nasa 28 na milyong kabataan ang target mabakunahan kontra COVID-19 na nasa ilalim ng tinatawag na pediatric sector o
mga edad 17 anyos pababa. Kahapon nang tuluyan ang aprubahan ng Food and Drug Administration ang aplikasyon ng Pfizer sa inamyendahang emergency use authorization para magamit ng mga batang edad 12 hanggang 15 anyos. Bagaman sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pwede nang bakunahan ang nasabing age group, mayroon man o walang comorbidity, ay prioridad muna ang mga batang kabilang sa E3 category. Sa pahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, limitado pa rin ang supply ng bakuna kaya walang mababago sa vaccination strategy ng Pilipinas sa ngayon. Kailangan pa rin anyang unahin at iprioridad sa bakunahan ang mga vulnerable at delikadong tamaan ng COVID-19. Kaya sisimulan lang ang pagbabakuna sa mga bata at adolescent kapag matatag na ang supply ng mga bakuna. Bukod sa Pfizer, pag-aaralan din ang kagawaran kung maaaring magamit ang COVID-19 vaccine ng Sinovac sa mga bata. Matapos payagan ng China na pwede itong iturok sa mga batang Chinese edad 3 hanggang 17 anyos. Inaasahan din ang Department of Science and Technology na mag-a-apply ang Moderna ng permit para naman magamit ang kanilang mga bakuna sa mga bata edad 12 hanggang 17 anyos bago matapos ang kasalukuyang taon. Para sa MBC Network News, Jessel Rica Fort nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Tinasisilip po ng Senado ang bilyong-bilyong pisong gastusin po ng gobyerno sa COVID-19 response at pagbili po ng mga bakuna. Ilayunin daw po nitong malinawan ng publiko sa paggastos ng pamahalaan, lalo't sinabi ng Malacanang na kailangan nila ng karagdagang 25 million pesos na pondong pambili daw ng COVID vaccine. Kamunitali po niya ni atin po sa atin ni Mil Carigunan. Nanawagan ang 6 na senador na magtipon muli ang Senado bilang Committee of the Whole para mabusisi ang bilyong-bilyong piso ng ginamit ng Malacanang sa pagbili ng bakuna at sa pagtugon sa buong COVID-19 pandemic. Ayon kay Opposition Senator Francis Panglinan, kasama niya sa panawagan sina Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Minority Leader Franklin Dilon, Senators Risa Hontiveros, Leila De Lima at Nancy Binay. Sabi ni Panglinan, kailangan malinawan ng publiko ang paggastos ng gobyerno, lalo na't sinasabi ng Malacanang nakailan pa nito ng dagdag na pambili ng bakuna. Una rito, sinabi ni Budget Secretary Wendell Avisado, kailangan muli ng 25 billion pesos na pambili ng bakuna. Dagdag ito sa 82.5 billion pesos para sa bakuna na nakapaloob na sa pambansang budget ngayong taon. Umasa si Pangilinan na papayag sa Senate President Tito Soto na mag-convene ang Committee of the Whole kahit naka-Senate adjournment ang Kongreso. Sa panig ni Senate President Soto, ikukonsidera niya ang pagpapatawag ng pagdinig kahit nakabakasyon ang sesyon ng Senado. Para sa MBC Network News, Milky Reguna nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Bagaman masigasig po ang PDP laban sa pagkapatakbo kay Pangulong Duterte bilang Vice Presidente sa 2022 elections, iginit po ng Chief Executive na handa na siyang magretiro sa susunod na taon. Ang punong ehekutibo, wala rin daw nakikitang deserving na pumalit sa kanyang posisyon. Narito po ang report ni Henry Uri. Henry. Eksaktong isang taon bago umupo ang susunod na Pangulo ng Bansa, maagang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano niya pagkatapos ng kanyang termino. At ito ay ang magretiro na lamang sa politika, at gaya ng kanyang mga naunang pahayag, gusto na niyang umuwi na lamang daw sa Davao. Biro pa nga nito kay Pastor Apollo Quiboloy sa panayam sa kanya ng religious leader kagabi, magbo-border na lamang daw ito sa prayer mountain ng pastor sa siyudad ng Davao. Alam mo saan ako gusto magdira? Yung bahay na binigay mo. Itong mga trillanes, akala siguro talaga na yung bahay na binigay mo, sabi mo, pag-retire mo, may matirahan ka. Yun ang sabi sa akin yung gabi na yun, na dinala mo ako doon. Yun. Doon siguro ako titira. Sabi pa ng Pangulo, wala daw siyang nakikitang deserving na pumalit sa kanya dahil hindi daw sapat lamang kung anong kakayahang meron ka ngayon kung nais mong maging Pangulo. Hindi naman yung
kandidato na aywan ko lang, I do not mean to insult anybody, but it takes more than just what you show today, yung nakaya mo ngayon. Much more than that, presidency is more than that. Subalit kung ligasiya naman daw ang pag-uusapan, ipinagmalaki ng Pangulo na isa sa maituturing niyang nagawa sa bayan ay ang banggain ang mga oligarko. Matapos nitong ibunyag ang sabit ng mga kapitalistang ito, partikular ang bilyones na pagkakautang nila sa gobyerno gamit ang impluensya, kaya nakakuha ng mga kontratang pabor lamang sa kanila at mga buwis na hindi nababayaran na nabawi lamang ng gobyerno matapos silang hubaran ng Pangulo sa mata ng publiko. Well, ako naman, I'm ready for retirement. But if you ask me what is my greatest achievement in a very humble way, ako, Pastor, I expose the oligarchy in the Philippines. Kasi sinasabi ko na noon sa kampanya, yung corruption niyan sa mga customs, wala yan sa taas. So until pumutok itong Manila water, pati kita mo. Samantala, sa palayan pa rin ni Pastor Kiboloy sa Pangulo, sinabi nitong pinayuhan niya ang anak na si Sara Duterte na huwag ng tatakbong Pangulo dahil mahirap na trabaho ito at wala namang mapapala maliban sa fulfillment na makatulong sa bayan. Para sa MBC Network News, RH7 Henry Uri nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nakasalalay po sa desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carbio ang susunod na kapalaran ni Pangulong Duterte sa 2022. Ito bang sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque sa rabo ng mga kahilingan na sumabak sa Vice Presidential Race ang Pangulo sa darating na halalan. Nagkabuan detalye po niyan sa report ni Lizelle Onse. Lizelle. Nakasalalay sa desisyon ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang susunod na kapalaran ni Pangulong Duterte sa 2022. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa programang Damdaming Bayan ni Deo Macalma sa haraparin ng mga kahilingan ng PDP laban na kumandidatong vice-presidente si Pangulong Duterte. Ayon kay Roque, kung tutuloy si Inday Sara sa pagtakbo bilang Pangulo, tiyak na hindi tatakbong vice ang kanyang ama. Gayunpaman, niliwanag ni Roque na maaring magbago ang ihip ng hangin sa 2022 national elections. Naniniwala po ako na gusto na magretiro ng presidente, pero naniniwala din po ako na gagawa ng desisyon ng presidente na mas makakabuti sa ating sambayanan. So sa tingin ko po, yung issue kung siya'y tatakbo hindi, nakadepende po yan. Una-una, kung tatakbo si Mayor Inday Sara. Kung tatakbo po si Mayor Inday Sara, sigurado po ako hindi siya tatakbo ng Vice President. No? Pero kung hindi po tatakbo si Mayor Inday Sara, eh palagi naman po niyang sinasabi na, at sinabi na rin po ni Senator Bongo na pag hindi tatakbo si Mayor Sara, po pwedeng tumakbo siya, Senator Bongo, pero tatakbo lang siya kung katambalan niya si Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? So sa akin po, tignan muna natin mga pangyayari, no? Kasi parang merong mga different scenarios at ang decision po ng Presidente, syempre, ibabase niya sa anong pinaka nakakabuti sa ating sambayan. Para sa MBC Network News, Lizelle Onse, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pinangamban ho na tuloy na magsara ang halos 1,800 pribadong paaralan sa bansa dahil po sa dagdag buwis. Sa bago kasing polisiya ng Bureau of Internal Revenue, BIR, papatawan daw po ng 25% na corporate income tax ang private schools na una na ring inalmahan ng ilang senador. Report mula kay Nicole Lopez. Nag-aalala ang pamunuan ng Federation of Association of Private School Administrators o FAPSA na baka mas marami pang pribadong paaralan ang magsara ngayong taon. Umaalma si FAPSA President Eliazardo Casilag
sa revenue regulation na inilabas ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapataw ng mas mataas na tax sa private schools. Sa nasabing regulasyon, tataasan ang tax rate ng mga pribadong paaralan sa 25%, mataas ng 15% mula sa regular na tax rate sa nasabing sektor. Ayon kay Kasilag, 900 private schools na miyembro ng FAPSA ang nagsara ng araw noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic. Ngayon meron pang pabuwis ang BIR. Humihiling si Kasilag na sana'y huwag naman silang patawan ng tax dahil wala na nga raw silang kinikita. Kami sa kabilang banda, alam mo, may 70-20-10 eh. Yung 70, DepEd to, no? 70 is para sa sweldo, yung 20 para sa ikakaganda ng eskwelahan, yung 10% para OI. So, lahat ng private schools, yun medyo kasama namin rin itong kakupayan, medyo sandali, ito'y pahirap na rin, pahirap na. Na ano kahan kami, bibigyan kami ng tax, nagsasarahan na nga kami. Uh-huh. At kami wala nang pantustos. Ibig sabihin, pagmamahal na lang sa mga bata at sa mga magulang ang aming operasyon. Sabi pa ni Kasilag, kakaunti na nga lang din daw ang nag-e-enroll sa mga pribadong paaralan dahil nagsisilipat na lamang sa public schools ang mga mag-aaral. Nangangamba siya dahil baka maubos ng araw ang private schools kung ipipilit pa ng BIR ang mataas pa nilang buwis sa mga pribadong paaralan. May mga officers kami mismo ng FAPSA na yung eskwelahan nila mismo, balak magsara. Mayroon kasi na may mga eskwelahan na yung 3/3, no? May preschool kami, elementary kami, high school kami, senior high. No? Marami kami na sasaran muna yung preschool. No? Dahil may tuition fee, gusto sa public na lang. Sabi ng mga parents, gano'n rin naman, pare-parehong ano, no? Wala pang trabaho. Iba naman ang isasara nila, high school department nila. No? So, but the point is, talagang kung last year, around 900 yung nag-close na private schools, masakit, baka mag-double ito ngayon. Ano, no? Wow. Kaya kung meron pang mag-reto, sinasabi na BIR ay magpapataw ng tax, huwag naman, matitira niya, public schools na lang. Yung mga affordable kami, huwag naman, masakit. Pag-usapan yan, nakakaiyak dahil ang karamihan sa amin sa private schools, pati mga teachers namin, halos gustong mamalimus na eh, no? At yan ang MBC Network News, Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Patay sa engkwentro ang tatlong miyembro ng NPA na sangkot sa pagkapasabog sa Masbate na ikinamatay po ng 2 katao doon. Nagpapatuloy naman ang pursuit operation ng mga militar para matuntun po ang iba pang salarin sa krimen na itinuturing na paglabag sa international human rights law. Report mula kay Christian Manyo. Nagpabot ng pakikiramay at pakikidalamhati ang Communist Party of the Philippines at New People's Army sa pagkamatay ng magpinsa na sina Nolven Absalon at FEU football player na si Kid Absalon. Kasabay nito, inako ng CPP-NPA ang buong responsibilidad sa sinapit ng 2 matapos magpasabog ang ilan nitong miyembro sa Barangay Anas, Masbate City, Linggo ng umaga. Ayon kay Marco Valbuena, information officer ng CPP, batid nila na walang makakapagbigay ng katwiran sa pagdurusang idinulot ng insidente sa pamilya Absalon. Humihingi rin ng tawad ang CPP-NPA sa pamilya at mahal sa buhay ng 2 biktima at handa umano ang mga ito na magbigay ng anumang nararapat na kabayaran sa pinsala. Pag-amin pa ni Valbuena, hindi dapat nangyari ang naturang insidente sa Masbate. Dahil sa pagsusulong ng digma ang bayan, lagi umanong ipinaaalala sa kanilang hanay na bigyang prioridad ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na hindi titigil ang pwersa ng pamahalaan hanggat hindi natutunto ng nasa likod na nasabing pagpapasabog na itinuturing na paglabag sa international human rights law. Kahapon, 3 NPA ang napatay sa isang engkwentro sa ginagawang pursuit operations ng militar. At yan ang MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula sa DYSM Action Radio, Northern Samar. Paniningil daw po ng hindi maalalang utang na 500 pesos
na uwi ho sa pananaksak, isa patay. Yan po iba pang mga balita naman sa probinsya. Yan po ay tinutukan ni Pichi Gonzalez. Pichi. Narito na ang may init na balita sa probinsya. Balita mula DYSM Action Radio Northern Samara. Patay ang isang manging isda matapos pagsaksakin ng kapwa niya manging isda sa barangay Daon sa bayan ng Gamaya. Sa report, nagugat umano ang alita ng biktimang si Nelon Esteria at suspect na si Henry Nofies dahil sa utang na 500 piso. Sinisingil na raw kasi ng suspect ang biktima pero nanindigan si Esteria na nabayaran na niya ang utang na ikinagalit naman ni Nofies. Dito na pinagsasaksak ni Nofies Esteria na hindi na umabot pang buhay sa ospital. Balita mula naman sa Bicol Region, kalaboso ang isang construction worker matapos paulit-ulit na pagsamantalahan ang sariling anak sa San Andres, Catanduanes. Ginawa umanong sex slave ng 40 anyos na suspect ang 9 anyos nitong anak mula Agosto hanggang Nobyembre noong nakaraang taon sa kasagsagan ng mahigpit na quarantine. Balita mula naman sa DXGO Action Radio Davao. Pumalo sa 2,148 katao ang nahuli sa iba't ibang paglabag sa unang araw ng modified ECQ sa Davao City. Pinakamarami ang nahuling walang suot na face shield na aabot sa 822. Sinusundan ng mga nahuling walang suot na face mask na 589 at may 351 naman ang inaresto sa mass gathering. May mga nahuli ding lumabag sa curfew, non-essential travelers, 3 nagpresenta ng peking swab test result at 2 liquor ban violators. At yan ang MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Inabutan po ng panganganak sa sasakyan ng Quezon City Task Force Disiplina ang isang buntis na hindi raw tinanggap sa ospital dahil naman sa walang swab test. Ang sanggol na lalaki pinangalan ng Tasky bilang pasalamat na mag-asawa sa mga miyembro ng Task Force na tumulong sa kanila. Narito po muli, report muli mula kay Pichi Gonzalez sa kanyang trending report. Isang buntis ang inabutan na ng panganganak sa sasakyan ng Quezon City Task Force Disiplina matapos umanong hindi tanggapin sa isang ospital. Kwento ni Ronessa Helotin, staff ng Task Force, pauwi na sila ng parahin ng isang lalaki sa bandang IBP Road at nakiusap na tulungan ng kanyang asawa na noon ay nagle-labor na. Hindi raw kasi sila tinanggap sa ospital dahil walang swab test. Hindi naman nag-atubiling tumulong ang mga tauhan ng Quezon City Task Force Disiplina pero nang aktong isasakay na sa sasakyan, pumutok ang panubigan ng buntis nang ihiga sa upuan. Tuluyan na nga lumabas ang sanggol sa tulong ni Ronessa. Sige po, atras. Sige po, malangin. Sige, toto. Okay, Toto. Okay, pwede lang. Okay. Lalaki ang sanggol at pinangalan ng Tasky ng kanyang ama sunod daw sa Task Force Disiplina na tumulong sa kanilang mag-asawa. Naihatid din ang mag-ina sa pinakamalapit na lying-in. At yan ang MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Hoy, si Ivana Alawi, nabighani raw po ang isang prinsipe ng Brunei na dinlustre na bash dalaman sa kulang na punctuation mark sa kanyang bagong tattoo. Si Ruby Rodriguez naman po ay inaming nagkunwaring hindi Pinoy sa Amerika para makaiwas daw po sa Asian hate. Ibalita mo nga yan mula sa Showbiz, Rocky. Nadagdagan na naman ang fan ni Ivana Alawi. Nabighani ng Pinay ang prinsipe ng Brunei na si Prince Abdul Mateen, ang 10th anak ni Sultan Hassanal Bolkiah.
Ayon sa report, gumagawa ng paraan si Prince Mateen na mag-meet sa personal si Ivana matapos na mapanood nito ang isa sa nag-viral na sexy video nito sa YouTube channel ng sexy actress. Kaugnay nito, hindi naman nagbigay si Ivana ng pahayag kung gusto rin ba nito ang ideya na mag-meet ng personal ang nasabing prinsipe, ngunit marami ang kinilig sa mga post nito sa kanyang Instagram account ng mga litrato na may kasamang kabayo. Napag-alaman kasi na mahilig sa kabayo si Prince Mateen. Ayon sa mga nakakita ng post ng sexy actress, tila pagpaparamdam umano ito ni Ivana na open siya sa ideya ni Prince Mateen na magkita sila ng personal. Sa ibang balita, dahil lamang sa missing punctuation, inaabot ngayon ng pababa si Nadine Lustre. Sa unang litrato na inupload ng Facebook page na 55 Tinta Pilipinas, makikita si Nadine na nakaupo at tila tinatatuan ng isang tattoo artist. Sa ikalawang litrato ay makikita na ang finished product ng pagtatattoo kung saan mababasa sa isang binti na actress ang mga katagang, "That's it," habang sa isang binti naman ito ay may nakasulat na, "It is what it is." Sa kanang binti nito kung saan nakasulat ang salitang "That's it" ay wala itong apostrophe S na nakalagay, bagay na pinansin ng mga netizen kung saan sari-saring pambabas na ang ibinato ng mga ito kay Nadine. Ngunit agad namang dinipensahan ang actress ng tattoo shop na nag-upload na nasabing mga litrato ng 27 anyos na actress. Sa isa pang post ng 55 Tinta Pilipinas, sinabi nito na ang cool tattoo idea ni Nadine ay humakot ng negative comments dahil lamang sa kulang ito sa punctuation. Bagamat aminado ang nasabing tattoo shop na mali ito, ngunit sa tattoo business umano ay may tinatawag na intentional mistakes dahil sa minsan daw ay dahil sa gustong design o kaya gusto talaga ng kliyente ang ganoon. Samantala, sa isa pang balita, pinatunayan ni Ruby Rodriguez na totoo ang Asian hate crime sa Amerika. Ayon sa ngayon ay LA-based na komedyante TV host, sa katunayan ay dumating siya sa punto at ang kanyang mga kaibigan Pinoy sa LA na mag-disguise na ibang lahi sa takot na baka atakihin habang nasa public place sila. Anya, marami ang nagsasabi na mukha siyang Latina kung saan advantage umano ito sa kanya upang hindi maging biktima ng Asian hate crimes kung saan maging ang kanyang anak umano na nagtatrabaho sa isang multicultural workplace na maraming Asian ay sinabihan din ng mga katrabaho nito na hindi ito mukhang Asian kung kaya't ito lang daw ang Asian na ligtas sa nasabing lugar. Anya, natatakot siya kapag sumasakay siya sa public transportation tulad ng subway at dahil nakamas lang umano siya kung kaya't kinakapalan niya ang kanyang maskara at iniitiman ang kanyang eyelids upang magmukha talaga siyang Latina upang hindi mapagkamala na Asian siya. Ayon pa rin kay Ruby, marami siyang na-encounter sa subway ng mga tao na mga homeless at depressed dahil nawala ng trabaho nitong pandemic kung kaya't iniiwasan niya na makipag eye to eye contact sa mga ito at lagi mahigpit ang hawak niya sa kanyang lalagyan ng tubig upang maging handa kapag may magtangka umano sa kanya. MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Kung dati, naku pasintabi ho, ano ho, kung dati pinapahid sa katawan at mukha ang ihi at dumi ng baka. Ngayon sa India pa rin, isang baka na may dalawang ulo ang umunay dinadasalan at inaalayan po ng mga residente sa paniniwalang regalo daw po ito ng kanilang Diyos para wakasan na ang pandemya ng COVID-19. Trending report mula kay Pichi Gonzalez. Isang baka na may dalawang ulo ng isilang ang dinadasalan at inaalayan ngayon sa Bihar, East India dahil sa paniniwalang ito ang wawakas sa COVID-19 pandemic. Paniniwala ng mga residente ng bayan ng Katihar, regalo ang baka ng kanilang mga Diyos. Isinilang ang baka na may dalawang ulo nitong May 21 at mula noon ay daan-daang mga tao na ang bumibisita sa bayan para dasalan at alayan ng hayop na nagsisilbing pag asa nila para mawakasan ang COVID-19 pandemic, lalo na sa India na itinuturing ng bagong epicenter ng virus. Dahil sa itsura ng baka na mayroon ding apat na mga mata at dalawang bibig, pinaniniwalaan ng ibang residente na reincarnation ito ng dalawang Indian gods na sina Lord Vishnu at Lord Lakshmi. Ang baka ay sagradong hayop sa Hinduism. Noong Mayo, napabalita ang paggamit naman ng dumi at ihi ng baka ng mga residente sa isa ring bayan sa India sa paniniwalang mabisa itong pangontra sa COVID-19. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News.
Nagpakasakali pong dumulog sa impina ng DCRH ang mga kaanak po ng dalawang bata na may malubhang karamdaman. Hindi naman sila binigo ng DCRH Operation Tulong at nangakong aaksyonan kaagad ang pangailangan medical ng mga bata. Report mula kay Mavela Rive. Agad inaksyonan ng DCRH Operation Tulong ang apela ng pamilya ng dalawang batang may malubhang sakit sa Las Piñas at Quezon City. Ayon kay Luningning Cabrera, lola ni Daisri Roque, 10 taong gulang na batang may cerebral palsy at iniwan na ng kanyang mga magulang, ay 2019 pa nang huling mapacheck up ang kanyang apo. Hirap din anya silang tustusan ang mga pangangailangan ni Daisri na gatas, diaper, vitamins at pagkain dahil hindi naman nagbibigay ng suporta ang kanyang anak na tatay ni Daisri at maging ang nanay ng bata. Agad naman itong inilapit ng DCRH Operation Tulong sa Las Piñas LGU at ayon kay Public Information Officer Paul San Miguel ay i-schedule nila ng libreng check-up si Daisri at bukod dito ay magbibigay din ng opisina ni na Mayor Imelda Aguilar at Vice Mayor April Aguilar ng mga pangunahing pangangailangan ng bata. Ay, yung living partner ko po, yung sir nag-aalala sa amin, bayad ng in-touch pa. Pagkain, diaper. Siya para ako sumandi ko kasi paano. Pero talagang kulang. Last 2019, nung nag-aral siya sa Federation ng Las Piñas, ng PWD, yun po, ang sikat niya, yun nga, bukod dito, isang 2 taong gulang na bata rin ang agad na nabigyan ng tulong ng DCRH Operation Tulong matapos umapela ang kanyang nanay na si Joyce Saga pang chemodialysis ng anak na may leukemia. Sabi ni Nanay Joyce na isang online seller, aabot sa 5,000 pesos kada buwan ang gastos nila kay Baby Casey para sa chemodialysis bukod pa sa mga gamot at ilang pangangailangan ng bata. Agad namang tumugon ang anonymous donor na si alias MG na nagbigay ng 10,000 pesos at 5,000 pesos naman mula kay Manila Broadcasting Company VP for HRAS, Ellen Fulido. Hindi po kasi pare-parehas yung ano niya, yung nagagastos po namin sa chemotherapy niya, buwan-buwan. Pero ano po siya, more or less 5,000 po usually po yung ano niya, yung billing niya po sa ospital tuwing nagki-chemotherapy siya. Opo. Sa ngayon po, ano na po, monthly na po, pero tatagal daw po yun ng 3 years po, sabi ng mga doktor. Para naman sa mga gustong tumulong, maaari po kayong mag-message sa 0968-713-4445 at tutugunan natin yan sa DCRH Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 9 ng umaga. At yan ang MBC Network News, Mavela Rive nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Bukod po sa problemang dala sa COVID-19 vaccines, malaki rin umano ang epekto sa pagbangon ng ekonomiya ang naranasan pong rotational brownout sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po ay giniit ng isang kongresista lalo't nakaangklaan niya sa foreign investment ang National Employment Recovery Strategy ng pamahalaan. Report mula kay Let Narciso. Hindi lang umano delikado sa pag-iimbak ng bakuna ang nararanasang rotational brownout dahil malaki rin ang epekto nito sa pagbangon ng ekonomiya. Ayon kay TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, hindi pwedeng may brownout kung ang National Employment Recovery Strategy ng gobyerno ay nakadepende sa foreign investments at paglikha ng mga trabaho ng lokal na mga negosyo. Katwira nito, walang investor o locator na mag-e-expand ng kanilang operasyon sa Pilipinas kung nagloloko ang supply ng kuryente dahil masyadong mahal ang emergency power solutions. Magpapataas rin anya ito sa halaga ng mga produkto at serbisyo dahil ang gasto sa kuryente ay ipinapasa sa consumers. Sinita naman ni Mendoza ang Department of Energy, ang Energy Regulatory Commission at ang National Grid Corporation of the Philippines sa anyay pagpapabaya sa trabaho. Iginiit nito na dapat managot ang mga opisyal ng nasabing mga ahensya dahil hindi ginawa ng mga ito ang kanilang tungkulin at responsibilidad. At yan ang MBC Network News. Let Narciso nag-uulat para sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Oh,
Hoy, mahilig ba kayo sa mga science fiction movies? Ano? Ayon po sa mga eksperto, nakatutulong daw po ang mga science fiction film sa pagpili ng karir ng isang tao. Kung bakit, alamin po sa Experts Opinion Report na ito. Benepisyo ng panonood ng science fiction films, alamin. Isa sa mga film genre na sumikat ngayong generation ay ang science fiction. Sa tulong ng mga teknolohiya, pelikulang ginagamitan ng special effects at kadalasang mukha ng totoo pag napapanood na sa pelikula. Pero alam mo ba na may positibong benepisyo ang panonood ng science fiction films? Sinabi sa pag-aaral ng Techmoran na ang panonood ng science fiction movies ay nakakapagbigay interes sa mga tao sa science and technology. At habang dumadami ang mga napapanood nila mga science and technology-based films, ay mas tumataas ang interes nila sa paghahanap ng career sa kaparehong field ng trabaho sa tunay na buhay. Bukod pa dyan ay nakakatulong din ito na mabigyan sila ng kumpiyansang ituloy ang plano nilang pagpasok sa mundo ng science and technology para magkaroon ng career. Kaya kung nahihirapan kang mag-isip ng career na gusto mong i-pursue sa buhay, subukan mong manood ng sci-fi films. Malay mo, mahahanap mo na ang calling mo. Malinis na tubig, hatid po ng Department of Agrarian Reform o DAR sa mga magsasaka dyan po sa Albay. Narito po ang kapangyarihan, mga kaibigan, alamin sa The Better News. Community-managed potable water supply, sanitation and hygiene project o ang proyektong CP Wash inilunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR kasama ang pamahalang lokal ng TIWI sa Albay. Ayon kay DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Engineer Renato Bequillo, layunin ng proyektong ito na matugunan ang pangangailangan sa kawalan ng mapagkukunan ng ligtas at malinis na tubig ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Albay. Sa paglulunsad ng proyektong CP Wash na nagkakahalaga ng 110,000 pesos, isang lagdaan ang kasunduan na magbibigay ang DAR ng kumpletong pakete ng mga water sanitation o WATSUN facilities na binubuo ng iron removal filter at rainwater collector. Ito ay pinangunahan ni na Engineer Bequillo, TIWI Mayor Jaime C. Villanueva, Albay Chief for Support Services Herbert Tenco at TIWI Food Processors Association Incorporated Chair Fidela Seth Conde. Inaasahan na magsisimula ang proyektong City Wash 10 araw matapos ang konstruksyon na uumpisahan na ngayong buwan ng Hunyo. At yan ang The Better News, Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Uy, kailangan mo ba ng tax identification number o TIN pero hindi mo alam paano mag-apply lalo na ngayong may pandemya? Ito po ay tutulungan ho namin kayo alamin ang step-by-step process ng pagkuha ng TIN sa Alamin na This report na ito. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Step 1, magpunta sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na pinakamalapit sa inyo. Step 2, humingi ng form ng 1902 at lakipan ito ng mga detalye. Step 3, ihanda ang inyong birth certificate at 2 pang valid IDs. Pwedeng alinman ito sa mga sumusunod: passport, driver's license, UMID, company ID, school ID, o community tax o sedula. Step 4, matapos makumpleto ang mga requirements, alamin kung saan RDO o Revenue District Office nakarehistro ang iyong pagtatrabahuan at ipasa ang mga sumusunod na dokumento. At yan ang step-by-step sa pagkuha ng TIN. Now, alam na this, CDR Green nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag alam na this, dapat ishare na this. May balak maging Filipino citizen at mag-return na dito sa Pilipinas. Alamin muna ang mga diskwalifikasyon para ma-acquire ang Philippine citizenship sa pamagitan ng naturalization. Ito alamin sa Legal Minds ni Attorney Cam.
Sino ang mga diskwalipikado na maging Filipino citizen sa pamamagitan ng naturalization? Alamin. Ayon sa Section 4 ng Revised Naturalization Law, narito ang mga diskwalipikasyon para maging Filipino citizen sa pamamagitan ng naturalization. Taong sumasalungat sa gobyerno o may kaugnayan sa asosasyon o grupo na nagtuturo ng mga doktrina na salungat sa gobyerno. Taong dumidepensa o nagtuturo ng violence, personal assault or assassination para sa tagumpay ng kanilang ideya. Polygamist o naniniwala sa practice ng polygamy. Taong convicted ng crimes involving moral turpitude. Taong nakaranas ng mental alienation o incurable contagious diseases. Taong naninirahan sa Pilipinas pero hindi nakipag-socialize sa mga Pilipino at walang pagnanasa na matutunan at yakapin ang customs, traditions at ideals sa mga Pilipino. Citizen ng nasyon kung saan kalaban ng US at Pilipinas in times of war. At citizen ng bansa na hindi pinapayagan ng mga Pilipino na maging naturalized ng kanilang bansa. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Late na ho, pero gising ka pa. Pagod na pero nag-overthink pa. Hindi kaya insomnia na ang naranasan mo? Heto, alamin ang mga sintomas ng insomnia sa Signs and Symptoms report na ito. Sintomas ng insomnia, alamin! Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Ang insomnia ay isang uri ng sleep disorder. Ayon sa pag-aaral, kinakailangan ng 7-8 oras na pagtulog ng isang tao upang maibalik ang normal na lakas ng katawan mula sa nagdaang buong araw. Ngunit paano kung nakakaranas ka ng problema sa iyong pagtulog? Insomnia na kaya ang kinakaharap mo na ito? Ayon sa Healthline, ang isang individual na may insomnia ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog o madaling magising kapag natutulog o maaaring pareho. Isa pa dito ay kung ikaw ay hirap nang bumalik sa pagkakahimbing. Sobrang aga kumagising sa umaga. Laging nakakaramdam ng pagod na parang hindi nakakatulog at nakakapagpahinga. Yan ang mga sintomas ng insomnia na hindi dapat baliwalain. Dahil ang sintomas na nabanggit ay maaari pang magdulot ng iba pang kondisyon tulad ng fatigue, pabago-bagong mood at pagiging irritable. Maaari din itong maging dahilan ng hirap sa pag-concentrate sa mga gawain para sa buong araw. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng ilan sa mga sintomas ng insomnia, ay maaari lamang na kumonsulta sa mga eksperto para mabigyan lunas ang mga sintomas na dinaranas. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Hoy! Nako, mahilig ho ba kayo sa online shopping? Nako naman, na usong-uso ho yan, ano ho? Laging tandaan na bago mag-add to cart, dapat wise at smart. Kaya naman, may tips kami sa inyo para hindi maloko sa pag-online shopping sa D&T Report ni Angelica Cosme. Tips para hindi maloko sa online shopping? Alamin! Ngayong limitado ang paglabas ng bahay at pagpunta sa malls, online shopping ang naging bagong takbuhan ng karamihan sa atin. Mapadamit, sapatos o makeup, just search it, they have it. Kaya naman narito ang mga tips and tricks para hindi maloko sa pag-online shopping. First tip, siguraduhin rehistrado at mapagkakatiwalaan ang online shops na pagbibilhan. Bilang buyers ay may karapatan tayong tanungin kung DTI registered bang shop na ating pagbibilhan o kung meron man silang business permit. Next, bago i-place ang order ay tignan muna ang mga reviews ng product. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin ang experience at komento na ibinabahagi ng ibang mamimili tungkol sa produktong bibilhin. Hanggat maaari ay mahalaga ding cash on delivery ang piliing payment method. Upang bago maglabas ng pera ay ma-check muna natin kung walang damage o kung tama ba ang product na dumating sa atin.
Last ay iwasang magbigay ng sobrang impormasyon during online purchase. Siguraduhin ibigay kung ano lamang ang kailangan at i-skip na lamang ang mga optional informations na hinihingi. Bilang online shopper, mahalagang tayo ay maging smarter. Hindi lamang sa pamimili, kundi pati na rin sa ating pagpili. Ilan lamang ito sa mga tips and tricks upang hindi maloko sa online shopping. Laging tandaan na sa pag-a-add to cart ay maging smart. At yan ang mga tips and tricks mula dito sa MBC Network News. Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! Co-founder po ng sports agency na may hawak kay Kiefer Ravena, nagsalita na po tungkol sa hindi pagpayag ho ng PBA na maglaro sa Japan. Narito po ang Game Now report ni CDR Garin. Pinakahuling balita sa mundo ng sports, MBC Network News. Game now! Game now! Hinihimok ng agent ni Kiefer Ravena ang PBA board na pag-isipan muli ang desisyon nila sa paglalaro nito sa Japan. Matatandaan na kamakailan lang ay lumabas ang balita na maglalaro na para sa Shiga Lake Stars si Ravena sa susunod na season ng Japan B-League. Agad naman itong pinigilan ng PBA Board of Governors at sinabi na pagmamay-ari si Kiefer ng kanyang koponan na NLEX Road Warriors hanggat may kontrata pa ito sa kanila. Kahapon sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum, hinimok ng co-founder ng Espiritu Manotoc Basketball Management o EMBM na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga opisyalis ng PBA na i-reconsider ang kanilang desisyon. I've always been an advocate for the player. You know? I mean, we're agents, so talagang biased po kami. I think the PBA hopefully, you know, can consider the player and his welfare and his financial career. You know? Hopefully there are compromises and concessions that can be made, no, sa mga players po natin. Ang EMBM ay ang agency na nagre-representa para kay Ravena. Sa ngayon ay wala pa ding official update kung ano nga ba ang sunod na hakbang sa mangyayari sa career ni Kiefer Ravena. At yan ang Game Now para sa MBC Network News. CDR Garin para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network Weather News. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, June 9. Kahapon ay tuluyan nang nag-dissipate o nawala ang binabantayang low pressure area o LPA sa may silangan ng Visayas. Ngunit ang hanging habagat at intertropical convergence zone o ITCZ ay patuloy na umiiral at nagdadala ng maulang panahon sa ating bansa. Maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila, the rest of Luzon at Western Visayas, bunsod ng pamumuo ng mga thunderstorms na dulot ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Habang ITCZ o kaulapang dulot ng pagtatagpo ng hangin mula sa Hilaga at Timog malapit sa Equator ang nagdudulot ng sama ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Kung kaya't pinapaalalahanan ng lahat na huwag pong kalimutang magdala ng payong na panangga sa posibilidad na pag-ulan. Maglalaro ang temperatura sa 27 to 29 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang mamayang hapon. At para sa ating 3-day weather forecast, bukas Huwebes ay maaari nating asahan ang temperatura mula sa 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Biyernes naman ay maglalaro ang temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius. At sa darating na weekend, Sabado ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. At yan ang MBC Weather Update, Angelica Cosme para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Familiar ba kayo dito sa isang karakter na nakasuot ng sailor suit with a cap at matching red na bow tie? Ngayong June 9, Wednesday, pinagdiriwang ang National Donald Duck Day para gunitain ang kaarawan ng funny animated Disney cartoon character na si Donald Duck. Unang napanood si Donald Duck noong June 9, 1934 sa palabas na The Wise Little Hen at taong 2002 ay idiniklara din si Donald Duck ng TV Guide bilang one of the 50 greatest cartoon characters of all time.
Sa kanyang second appearance sa Orphan's Benefit ay ipinakilala niya ang kanyang comic friend na si Mickey Mouse kasama din ang kanyang girlfriend na si Daisy Duck. Kaya naman batiin si Donald Duck ng Happy Birthday with the hashtag National Donald Duck Day. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Si Catherine Bernardo po ay natulala sa regalong studio ng kanyang inat ni Daniel Padilla. Si Jerry Santamaya naman po ay inabot ng 3 oras sa T6 Defense bago nakakuha ng go signal para sa graduation sa Showbiz Report ni Rocky. Halos maiyak sa tuwa si Catherine Bernardo matapos na makatanggap siya ng sorpresang birthday gift mula sa kanyang inang si Min Bernardo at boyfriend na si Daniel Padilla. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Catherine na buwan na ng Hunyo pero hindi pa rin daw tapos ang kanyang birthday celebration kung saan pinasalamatan nito ang kanyang Mami Min at sa lahat umano na kasama sa nasabing sorpresa dahil hindi rin siya makapaniwala na mayroon na siyang maliit na studio. Agad na nilibot din ni Catherine ang kanyang studio kasama ng kanyang boyfriend na si Daniel kung saan maraming beses itong sinabi ang Oh my God! First time din daw siyang hindi naglagay ng makeup dahil clueless siya sa nasabing sorpresa ng kanyang ina at ng kanyang boyfriend. Sinabi pa ni Catherine na first time siyang na-surprise ni Daniel dahil lagi raw itong hindi nakakatupad ng mga pangako sa kanya kaya zero idea talaga siya. Samantala, ayon naman sa nanay na aktres, gusto niya ang isang studio kung saan doon na ang venue ng mga commercial ng kanyang anak, ang pictorial at mga taping nito sa kanyang vlog. Dapat umano ay surprise birthday gift niya ito noong 25th birthday ng kanyang anak dahil hindi ito makabiyahe dahil sa lockdown kung kaya't nagpatulong daw siya kay Daniel tungkol sa kanyang sorpresa. Pasikretong ipinagawa niya raw noong October ang nasabing studio matapos niyang malaman na ilang beses nang gustong magpatayo ni Catherine ang studio ngunit hindi ito natutuloy lagi. Sa ibang balita, tulad ng ibang mga estudyante na nag-graduate ng college, naranasan din ni Jody Santamaria ang malagay sa hot seat nang i-defend nito ang kanyang thesis. Sa kanyang mga social media account, sinabi ng actress na bagamat inabot na mahigit 3 oras ang kanyang defense, ngunit naipasa niya raw ito at makaka-graduate na rin siya. Ang mga gabing hindi umano siya makatulog, mga sacrifice niya, ang ilang oras na pagtutok sa computer upang ma-source out ang kanyang thesis ay worth ang kinalabasan sabay sabi nito ng marching soon. Kasabay nito, pinasalamatan ni Jody ang mga nagdasal sa kanya at mga nagpadala ng message of encouragement. Kung matatandaan, masipag si Jody sa pagpo-post tungkol sa kanyang pag-aaral, kabilang na ang kanyang pagiging Dean's Lister. Ayon sa kanya, gusto niya mag-specialize sa oncology kapag natapos na niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa nakarang 4 taon, naging abala si Jody sa pag-aaral at pagtatrabaho sa showbiz kung kaya't aminado ito na mahirap i-maintain ang mataas na grades, ngunit na-maintain naman daw niya ang matataas na kanyang grado. MBC Network News. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, asahan po ninyong nakabantay ang buong network sa bansa para po sa pinakabago mga balita. Hanggang bukas, Webes, tandaan, responsibilidad natin ay kalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mahalagang tama ang alam mong mga impormasyon ngayon dahil mahalaga rin ang mga gagawin mong desisyon sa kinabukasan. Kaya, dapat tama ang bawat balita mo mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Halos 300 radio station sa bansa, DZRH News Television, DZRH Radio Nationwide, DZRH Digital Team, Action Radio Network, Radyo Natin Network, Love Radio Network, Yes The Best Network, Easy Rock Network, The Men and Women of MBC News Network. Lahat nakabantay sa buong Pilipinas at buong mundo. MBC Network News. Kasama si Dennis Antenor Jr. Walang patid, dere-derecho, hatid ng buong puwersa. MBC Network News.